Magandang araw, Aranatics! Sabado na. Time to unwind with friends and family. And sometimes, with friends who are like family. Makakasama ko today sina John Marini at Jack Meyerhofer. Si John Marini na nakilala noong 90s sa Ang TV and one of ABS-CBN stars na singer, songwriter at actress. Isa na siyang happy wife and mother. Si Jack Meyerhofer, isang actress turned wife, mother and entrepreneur. She's a busy mom but always makes time for herself, her friends, and most importantly, her family. Tayo ngayon. Bagay ako dito. hindi cowboy. Pero ngayon, kasi marami pa akong gustong tanungin sa inyo, tsaka gusto ko ipaalam sa tao yung about our friendship and about you guys. So, meron akong pamini-game. Oh, wow. Oo, pamini-game. Ito, ayan, jar for Jack. And jar Karabi for Jan. Oh, J. Gusto ko yung JM. JM. Mm-mm. So, ano ang tawag dito? Words in a jar. Okay. Oo. So, may mga words dyan na kinawa. Bubunutin ko. Yeah. Siyempre, ako bubunot. It's all about you guys. Tapos, kayo na lang bahala mag-explain. Okay. Dito muna kay Jan. Sineryoso. Ito, kay Jan. Eraser heads. Ah! Oh my God! Ano meron sa eraser heads? Eh, kasi... Hindi ganun. Hindi. Kasi nung college at saka nung ako ay young star pa, sobra ako nahilig talaga sa eraser heads. As in, nag-birthday ako, aking 17th birthday yata. Oh. Eh, medyo naging ano ako eh, naging mainstay ako sa mga gigs nila, ganyan. So, hindi naman naging close na close, pero naramdaman ko na, ay, close pala kami. Kasi nung 17th birthday ko nga, nagpadala ng roses sa akin. Wow! Ang eraser heads. Pero actually, nakalagay lang doon, Eli Buendia. Revelation ito! So, guys! White roses. Hindi ko alam kung matatandaan pa ito ni Eli Buendia. Pero yun nga, nagpadala. Baka nga manager na lang nagpadala. Pero ang dami. White roses yun na isang ano. Na, ito yung catch. Alam mo yung singing delivery? Yung kailangan kumanta yung nag-deliver. Oh. Tapos sabi nung nag-deliver, kasi dinatlan niya party, di ba? Sabi niya, kakanta pa po ba ako? Kasi dapat kakanta siya ng birthday sa... So, yun. So, yun yung ano ko. Parang a very special memory about the eraser heads. Aranatics, ngayon lang nakwento sa akin ng mga kaibigan ko yan, ha? Eto, Ketchel. Lahat ba yung bubunutin? Hindi naman. Medyo. Bakit kinakabahan ka? Ang dami. Mr. Amazing. Yan. Alam mo yan. Si Rico yan, di ba? Si Rico. Kasi di ba, from professional basketball player, nagba-vlogging na siya ngayon. Nakakatawa sis, kasi yung mga tao, tawag sa kanya Mr. Amazing na hindi na yung moniker niya dati sa PBA na The Kite or Rico Mambo. Tapos ngayon, nakakatawa kasi every time nasa gas station kami, sa mall, ganyan, sasabi, Mr. Amazing, ganyan. Oo. Tapos tawag na rin sa akin ng mga kaibigan namin, Mrs. Amazing. Ang dami namin PBA Moto Club tour ngayon. So sis, yung Moto Club PBA nila, PBA Moto Club, it means Philippine Bikers Amazing. It's not PBA na Philippine Basketball Association. No? So, yes. Ang market nila ngayon sa vlog, talaga yung mga motorista at mga basketball players. Kaya nga, sabi pa nga namin, parang masikat ka pa ngayon kaysa nung nagba-basketball player.
kanya. Well, kasi nung dati, yung PBA, napapanood mo lang siya sa Philippine TV. Correct. Pero kasi ngayon sa YouTube, napapanood ng buong mundo. Yes. Tsaka diba? Ang daming fans, buong mundo. Ito na. Kaya dyan ulit. Pandemic. Of course, hindi naman ako nag-iisa na siguro makaka-relate dito. But during the pandemic, we thought na we were prepared. Meron kasi kami laging parang security na a few months na kahit hindi magtrabaho. Kahit hindi magtrabaho, meron nakasave. Meron na para gumulong. Yes. When the pandemic hit, talagang hindi kami naging prepared for the length. I'm sure lahat naman. So during that time also, na-realize ko na how we really strengthened each other during the yung very, very napakababang moments ng buhay ng pandemic. Kasi yung uncertainty, di ba? And doon ko rin na-experience. Kasi dati pa ako nagkakaroon ng anxiety episodes because of hormones. Believe it or not, mga mommies, talagang dumadating yan, yung hormonal, oo. Ngayon, nung pandemic, parang doon lumalabas na mas napapadalas yung episodes ko. So, doon din ako natuto na ang coping skills pala natin, nating mga nanay, nag-i-improve din habang nakaka-experience ka ng mga ganyan challenges. And I really thank God for that, na yung coping mechanisms ay nalulearn ko rin day by day. Actually, yun nga, alam ko yun, syempre, at least ikaw na yung nag-reveal, ayoko naman manggaling sa akin. Minsan pagkausap ko to, pinapatawa ko. Oo nga. Yun talaga ang role ng mga friends. Komedyante ako eh. Pero yung anxiety and panic attack, ngayon, hindi na nag-ano sa'yo? Meron pa rin. Anong ginagawa mo? Merong, syempre, may mga natutunan akong exercises for that. And I make sure na kompleto ako ng, naman the best talaga is magnesium. Yun yung mga ano ko eh, go-to fish oil. Exercise. Exercise and you. Kaya rin ako natutulog ng maaga. Kasi yung sleep and wake cycle, important yun sa mga merong condition like mine. Ito naman, kejek tayo ulit. Naku sis! Extrovert or introvert? Ano nga ba? Nagpo-post kasi ako sa social media ko na. When I turned 37 last May, na-realize ko yung 37 ako, especially that lumipat na kami sa Lipa, Batangas, na parang gusto ko na mag-introvert. Oo. Ang tawag dyan, di ba, ambivert? Pag nag-age ka, habang pabata ka ng pabata, parang nagiging ganun ka na. Oo. Ano ba yun? Pabata ka ng pabata. Ganun, parang normal. Feeling ko ganun. Sino ba kausap ko? Si Miss LT. Sabi niya, sabi ko, ayoko kasi ng mga negative, ayoko ng toxic. Sabi niya, ay, tumatanda ka na. sabi ni Miss LT. So, kasi siguro dahil tapos na tayo sa mga episode na ganyan eh. Tsaka one thing, pag may anak tayo. You need ano lang, few and true. Sabi nga nila. Parang yes. Ganun. So, yun. So, another word tayo for John. Pluviophile. Yes, pluviophile. What's word that? Of the day! hindi natin alam yan, aminin. Ngayon ko lang narinig ko. In fairness. What's that? Pluviophile is a lover of the rainy day. O kaya, mahilig ka sa ulan. I am a pluviophile. Sakto! I love that. Basta kaya pala, parang grabe energy niya ngayon. Basta maulan, gloomy, malamig, good mood ako niyan, high spirits ako. Kaya hindi ako mahilig sa beach, hindi ako mahilig sa summer. Kasi for some reason, pag naiinitan ako, yun, na-stress. Mas nasistress ako, nararamdaman ko rin yung panic, yung onset ng panic. Sa summer? Sa summer. Basta mainit. Di ba yung iba kapag maulan, masarap matulog. Masarap matulog at saka nasa sun. Ako, yung iba nasa sun. Yung pala yun. Ano? Pluvio. Meron palang ganun. May ganun pala. Guys, eto kay Jack. Jack of all trades. Ayan. Gusto ko to Jack of all trades. Yan yung hashtag ko pag marami akong ginagawa. Because diba, I can do a lot of things. I'm a businesswoman, wife. Tapos, this time, minamanage ko pa si PBA Motoclub. Ako nakikipag-usap sa manager! Handler! Parang wala namang cut. Technically, hindi ako kumikita sa kanila. Abonado pa ako. PBA Motoclub. I mean, I can do a lot of things. Parang,
minsan nga, yun nga kasi nga extrovert ako. So, ang dami-dami kong pwedeng gawin. Tapos nag, mga paid ads. Naalala ko, host siya ng isang talk show before. Doon kami nagkakilala. In-interview niya ako nung buntis ako. Yun, doon kami nag-start maging friends. Yung ano, that happy, was 9 years ago. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life with the PBA wives din. Sila Danica Soto, sila LJ Alapan. Yes, Yun yung kasama ko. Siya yung nag-interview sa akin noon. Ikaw ang first na celebrity na na-interview ko. Kaya sobrang special ka sa akin. Thank you. Kakatuwa. Yung first love mo ba, ito yung asawa mo ngayon, si Director. Ikaw, hey. Lale, worthy na dyan. Ba't nanganganak? Magandang araw. This portion is brought to you. Magandang araw, magandang araw. Si Aramina may dance challenge na magpapaganda sa araw mo. Magandang araw dance challenge. Kitang-kita nga naman bakit gaganda ang araw mo. Kaya sali na sa Magandang Araw Dance Challenge sa TikTok. Magandang araw mula sa Net25. Lagi mong kasama. Magandang araw. Sarili mo! Bakit? Maganda naman yung mga babae sa tribo dito eh. Ay, gano'n? Kasi natuna ka na! May pinag-unahan ko! Tumigil ka na! Tiger! Tinawag niya akong gate crash yan, Tiger! Tama na! Oo, matigas talaga ulo ko. Gusto mo ganda sa nanay mo eh. What? Magandang araw! Ulit para kay Jan. Okay. First love. Sino first? Ano bang mga tanong yun? Pinagahan? Pinagahan? First love. Hey, huwag na tayo dun sa who. Okay, sa what na lang. Oh. What is my first love? My first love talaga is singing. Oh. Yan talaga. So, kung sa usapin ng career or trabaho, yun talaga yung first love ko. Hmm. Mas nagkakaroon ako ng fulfillment kapag galing ako sa work na related sa pagkanta. Yes. Let's say, kung kontrolado ko yung career ko, I'd rather be a singer than an actress. Oh. And ito, hindi natin sabi mo, wag na yung who. Mm-hmm. Pero gusto ko lang, yung first love mo ba, ito yung asawa mo ngayon, si Director. Ikaw, Hayes. Grabe. Hindi tayo maglalagay ng name. Sasagutin mo lang kung oo o hindi. Sasagutin mo lang kung oo o hindi. Tapos, ang next question is, artista ba siya o hindi? Bakit na? I love you, Direct Jack. Sandali. True. Worthy na dyan yan. Ba't nanganganak? The answer is no. Siyempre, I'll be honest. Okay. Hindi naman siya yung talagang first kong karelasyon. Ayoko namang sabihin na hindi ko nilove yung first kong karelasyon. Okay, next question. Next artista question. To o hindi? Sasabihin mo lang, oo o hindi. Ano? Nasa kategorya ba siya ng artista ngayon? Oh, sumagot yung director. Yes. Oo daw. Alam niya. Okay. Oo, pumitik eh. Ikaw, sino first love? First love ko, artista din, no? Ah, artista pero, din. Pero huwag na sabihin. Di man sikat. Bulong. Hindi, no? Hindi nga. Oh, see? Ikaw. Alam ko yata yung sa'yo. Kaya ba yan? Sample. Ah, okay. Oo. Alala lang po ba yung manghula? Kasi good vibes lang tong show na to. Ano naman yun? Saka may kanya-kanya na tayong live. At ngayon, ito kay Jack. Ay, ito. Brandville. Ayan. Success story ko yan. Dahil, I mean, successful business ko na rin. No? Kasi bago ko pasukin yan, apat na businesses ko yung nag-fail. Pharmacy, laundry, spa, tsaka cafe. Okay. Ang nakakatawa kasi sa Brandville, dun kasi sa apat na yun, may puhunan ka dun. Uh-oh. Dito sa Brandville, online. Tapos wala akong puhunan. Ang puhunan ko lang that time, mga sarili kong gamit. Dito mo mapapatunayan yung advantage talagang use ng social media. You have to use it wisely talaga. Yes. To earn and to inspire. Maging productive. Hindi yung... Not to post negative or mang-away sa social media. Oh. Tsaka, di ba, kumita ako dun sa Brandville na alala ko,
Diyan naging successful talaga. Kasi iba-iba po yung tinitinda niya doon. So, nag-start yung pre-love, tapos hanggang sa may mga brand ano na siya, mga brand new consignment. Na siya. Ang dami niyang tinitinda, promise. So, ano ko yan? Baby ko talaga yan. Okay, kaya dyan tayo. 2019. Ano meron ng 2019? Oo, 2019. Kasi, parang si Sis Jack, dami rin sinusubukan. Sinubukan ko rin ng, just like you, sis, sinubukan kong pasukin ng politics. I ran for public office. But I did not make it in 2019. Uh-oh. Alam mo, last two na lang to, ah. Pagbigyan nyo na kami. At saka pwede nyo itry to, mga friends and family. Revenge travel. Yan. Oo. I think revenge travel ko ngayon 2023, sis. Kasi, last time we went out of the country was 2019 before the pandemic. That was December. 4 years ako hindi nag-travel. Kahit open na naman siya. I think it's the discipline kasi nagpapagawa ko bahay, di ba? Noong 2022. So, na-discipline talaga ako ni Lord. Sabi ko talaga hindi ako magta-travel, hindi ako gagastos or whatever. Magpo-focus ako sa house. And then, alam mo sis, sobrang blessing to kasi pa-travel ako ngayon. This 2023, meron kaming, I went to Canada, di ba, last time. Then New Zealand, Dubai, and then we have Japan. Lahat yun. Halos Japan libre. Na? Halos all expenses paid. What? Ganun siya. Paano yun? Matikids kasama. Dahil, thank you so much to PBA Motoclub. Sis, ino-offer ko yung sarili ko. Nag-work din ako. Nag-host ako sa event, ganyan. Oo, kasi nag-host. Para package. So, kasama din yung mga kids. Tapos, discipline talaga ako ng 2022. Tapos, nilibre mo ako ng 2023. Hindi talaga ako gumagastos ng malaki. Libre lahat. Grabe, sis. Blessing. Sasama ako kayo. Blessing. Sobra. Hindi ito. Walang gastos. All expenses paid. Ito. Ageless. Oh, ikaw yan. Pero in fairness, ha? Ikaw yan, girl. Naniwala ka na rin. Hindi, alam mo. Kaya, yung ageless, parang common ano siya sa akin, comment. Naman, di ba siyempre sa social media, may mga nagko-comment na mga ano. Sinasabi ko nga, alam niyo, kaka-comment yung ageless ako, malapit na akong maniwala. But because of those people na nagsasabi na ganun, nag-appreciate dun sa natural beauty ko nga daw, parang na-inspire ako. Okay. So ngayon, I'm coming up with my own product called Gian Marini Ageless. Wow! Anong product to? So for my first product, maglalabas kami ng technically coffee, but with all the healthy stuff na for many years, ay tinitake ko na rin naman talaga for my mind, for my skin. Dahil merong mga antioxidant properties, nare-realize mo na, these things din pala are the same components na nagpapaganda sa tao. So, yun, nandun lahat yun sa Gian Marini Ageless. I-reveal ko lang, isa si Gian, sa mga kaibigan ko, pag kunwari may something sa akin na, masakit ang ulo ko or meron ako nararamdaman, hindi doktor agad ang tinatawagan ko. Alam niyo po kung sinong dine-text ko si Jan. Pwede siyang maglabas ng libro para sa sakit sa ulo, ito, ganyan-ganyan. Support natin yan. Bili tayo. Siyempre, sa ageless na yan. Thank you. Correct. Again, ako ay ageless, Aramina, timeless. Kaya talagang press. Punin ko na rin ito kay Jan. Isa na lang. So, ito, kay Jack. Spice Girls! Oh, Spice Girls! Favorite mo din yan? Oo. Tayong dalawa yan. Kaya, okay. Kasi tayo yung mga ano yung era natin, yung Spice Girls era. Yung favorite natin. Sino pinaka gusto mo? Baby Spice ako nung elementary Siya kabisado ko lahat ng kanta nila, promise. Oo. Oh, ito last, kay Jan. Bell's Palsy. Aww, that's a sad moment in my life. Mm. Although si Gerard yung, si Direk ang ano, ang naging victim. Pero ako yung nakaramdam nung ano, siguro nung struggle because I saw him crumble. Yun. So in 2004, medyo matagal na rin naman, he had Bell's palsy. With Bell's palsy, it's just the 7th cranial nerve. Oh, medyo medical yung term. Medical. Connected to the face. Ano yan, nerves yan na nakakonect sa face. Yun yung na-paralyze sa kanya. So yung face niyang iwi, pag artista ka, parang papano na? Papano mo pang bubuhayin ang pamilya mo? So, nung time na yon, I saw my husband really, ano ba yan? Ang luma na ng kwento na ano pa. Hindi kasi nilaalala ko kasi yung the way he would eat. Tapos, nung sabi ng doctor na
dahil artista yung asawa mo, everyday tayo mag-therapy. Kasi hindi ko nakita si Jet. Oo, nung time na yun. Ganyan. Gano'ng katagal yung struggle na yun? So, in for two sure. months, in 2 months time, Gerard was able to be cleared. Cleared meaning, fit na siya to work. So, sa mga viewers na nagtatanong kung kamusta si Gerard, matagal na po siyang magaling. In fact, just a few months Praise after God. Nun, gumaling na siya. Okay, pero naman natin si Derek. Derek! Wala lang make-up. Ano lang, hi ka lang. Hi ka. Hi ka lang, pumoy naman tayo. So, yun. Ayan. Yeah. So, kung napapansin niyo po, yung mata ni Gerard, medyo mas maliit yung kabila sa TV. Kasi parang yun na yung tira nung nerves na, parang na-stuck, gano'n. Okay, pero okay lang, no? The best actors have, have blemishes. Ah, yes. So, yun. Ayan na yung food! Ay! Grabe, mga gutom! Wow! So, kayo, hindi kayo pinili ni Johnny Manahan. Sorry kami. Pinili ako ni Johnny Manahan. Yun, dapat talaga. Kasi yung mga tao, hindi naman yan, hindi mo naman maluloko yung mga yan So, ang prinsipyo ko kasi, hindi ako nag-overshare. Maganda rin yun, yung meron pa rin natitira na privacy. Magandang araw! This portion. Excited na ako! Mas talo ako dahil kilala ko yung bago natin mga kasama. At mas excited din ako kasi first time ko makakasama aking tatay at ang aking nanay at ang aking mga tito. At abangan niyo po ako dito lang sa Vision City! Bukas panindagang, umatake na naman! Oh yes! Pag ito hindi lasang coconut niya. Kailangan yung punch ka rin yan. Paano kayo pagbayad, ma'am? Kaya na lang po muna. Oh, kuya! Kuya! Ate, tubig, please! Tubig! Water dispenser, tubig, ate! Water dispenser na may free ulo? Iinom ka ba dito? Can I take your order, please? Thank you, sir. Saka isang prosan. Dalawa. Halo-halo, ma'am. Hindi ba ka nag-ready ng coke? Eh, wala na white mocha eh. Isipin niya lang, white mocha pa siya. At isang news anchor. Kapikon sa mali-maling waiter. Lahat yan malalintag na ngayong Sabado, 8 p.m. sa Oh No, It's P.O. Pero only sa Net25. Magandang araw. Ayan na yung food! Wow! Ay! Grabe, mga gutom! Wow! Wow! Ito, isa sa favorite ko dito sa Azadore, yung truffle chip. Tapos itong beef salpicaw nila, and ano itong isa, Azadore salad. With burrata cheese. Okay, so habang kumakain tayo, pag-usapan natin yung paano ba kayo napasok sa showbiz? Yung mga hindi po nakakaalam, si Jack po, uma-acting po yan. Nag-artist. So, bago ako mag-artista, nag-deal or no deal ako kay Miss Chris Aquino. Jack, buksan! Lower! Oo, nag-audition kami, 26K girls. Yung may mga hawak ng attaché. Yes, so, naglaro ka ba doon? Naglaro ako, nanalo akong 1 million. Wow! Oh, hindi nga! Yes! So, after nung deal or no deal, artista ako sa TV5. Sitcom to. Sugo, mga kapatid with Wendell Ramos, Joey Marquez. Okay. Yun. So, anong role mo dun? Parang kontrabida, ganyan. Tapos noon, nag-Amazing Race ako kay Derek Ramsey. And then dun ako na-discover mag-host ng Happy Wife, Happy Life with Danica Soto and LJ Alapag. Oo, mga asawa ng mga basketball player. Nauna ka sa 26K? Mm-mm. Sumasayaw. Dun ka tapos na-discover? Hindi ako na-discover. Nag-audition ako. Ako nag-audition pa nga ako sa Star Magic, yung mga ganyan. Girl, nakakatawa yung kwento ko doon. Kasi
si Johnny Manana sa harap ko na. Parang libo-libo yung nag-audition. Noon, pumipigil na talaga kami sa labas ng ABS-CBN. Mm-hmm. So, nag-audition ako nandito na. Onti na lang kami natira. Nandiyan mm-hmm. na si Johnny Manahan. Kasi mm-hmm. hindi ako napili. Paano pag may kumuha sa'yo, okay sa'yo? Ngayon, gusto ko na kasi gusto ko makita ako ng mga anak ko eh. Kasi gusto ko mag-artista isa sa mga anak ko or dalawa kahit lahat sila. Gusto mo maging manager. Ako hindi matatanungin paano ako nag-artista. Paano nga ba ako nag-artista? So kayo, hindi kayo pinili ni Johnny Manahan. Mm-hmm. Sorry kami. Pinili ako ni Johnny Manahan. Yun, nag-audition ako for Ang TV not knowing kung ano yung ino-auditionan ko. Kasi mm-hmm. nung time na nag-audition ako, talagang yun yung for the first batch. Mm-hmm. Ang gusto ko talagang maging is to be a junior newscaster. Pagdating doon, una, dadaanan ka ng camera, tapos tatanungin ka ni Mr. Mm-hmm. M, what can you do? Eh, nakita ko mm-hmm. Mr. M, di ba? I can sing. Na hindi ako sure masyado kung mm-hmm. pasado ba sa showbiz yung pagkanta ko. And then I sang. Pagkanta ko, pinatigil niya at sinabi niya, is that your voice? Kasi nga 14 years old, mm-hmm. siguro boses. Ito na yun eh, yung singing voice ko parang kapareho nung ngayon. Mm-hmm. So yun, hanggang sa napunta ako sa gilid, pinaantay niya ako. Uh-huh. And then after mga 2-3 months, nawala na nga sa isip ko yun eh. Yun na, tumawag na yung network. Parang wala kang kahirap-hirap, isang audition mo lang, pumasa ka na, no? Oo diba? Nga. Ko naman, kayo ang gaganda nyo, di ba? Ako kung nakita nyo ako noon, talagang... Yung... May ano kami, kakaibahang appeal. Mm-hmm. Wow. Yun. Animalistic. Nagkataon lang, di ba? Perfect timing mm-hmm. naman ng Panginoon lahat. So, siguro yun yung timing for me. Tapos yun din yung show for me. Mm-hmm. Yun nga lang, from singer, yun na napupunta na ako sa acting. Doon ako medyo parang na-shake na, ha? Eh, marunong ba ako umarte? Hindi naman mm-hmm. ako teleserye na. Yun na, nagtuloy-tuloy na. Naging parang naging household name na because napunta naman ako sa teleserye na naging byword. Kumbaga, nag-break ng records. Nag-hit yun at saka doon mo na-meet yung asawa mo. Yun ang pinakamahalagang aspeto siya. Doon ko na-meet ang aking asawa. Oh, hindi ka na pinakawalan. Oo, may trivia nga ako dyan. Hindi siya ang original na sinabi sa aking makakapartner ko. Ah, talaga? Sino? Si PJ lang naman. Si Piolo Pascual. Talaga? Si PJ? Oo, pero last minute, sinabi sa akin na na-direct ko na, hindi na si PJ kasi pumunta ng States yata or something. Pero meron na kaming napili na kapartner ni Mariel, yung character name ko. Tapos yun nga, from batch 4, model. Pagkarinig ko pa lang na model, sabi ko talaga, model? Parang nang ba umarte yun? Hindi lang yun. Nung sumalam, tinawag ko siyang kuya. Kasi character name niya, Neil. Eh, ang pangalan ng real-life brother ko, Neil. Mm-mm. Para ba hindi chakiligin? Kasi mm-mm. new actor siya. Mm-mm. Baka i-feel niya masyado, ganyan. Gusto ko i-feel niya. Baka, feel niya nga masyado, ginawa ka niyang kasama. Yun na nga. Tapos, yun na nga, mamimit ko pa ikaw na taga Dots Entertainment. Tapos, aabot pa ako sa generation ni Jack, di ba? So, tapos si Jack, busy siya sa pagiging momager. Momager? Hindi, sis, kasi ano din Mom eh. Pregnant. Ngayon, di ba, parang uso na din yung mga paid ads. So, dyan din tayo kumikita. Extra income natin sa mga social media natin. So, tatanungin kita, paano ba maging influencer? Kasi for sure, may mga gusto dyan na maging influencers. I think, number one, kailangan maging totoo ka sa mga post mo. Mm-mm. And, dapat ano eh, marunong ka mag-share ng mga testimony mo. Mm-mm. And may wisdom lahat. Yun, dapat talaga. Kasi yung mga tao, hindi naman yan, ano eh. Hindi mo naman maluloko yung mga yan. Mm. Kasi, ang ano lang kasi, kaya tayo ma-opinion, mamis na tayo. Mm. Oo, ayaw natin yung for the sake na babayaran lang tayo. Oo. Dapat kasi ginagamit muna natin. Mm. Tsaka magbibigay ka lang ng comment kung talagang na-experience mo na yan. Ba't ka magko-comment ng hindi mo pa na-experience? Ako naman sa influencing, that one is authenticity. Pero ang prinsipyo ko kasi, hindi ako nag-overshare. Maganda rin yun. Mm-hmm. Yung meron pa rin natitira na privacy. And respect for your viewers. Mm-hmm. Kasi makikita nung viewers mo rin how you respect yourself dun sa mga posts mo. Anong gusto niyong marinig sa anak niyo 10 years from now? Yeah, mm-hmm. Basta ang lagi ko sinasabi sa mga anak ko, do everything for the glory of God.
and you will never go wrong. Kasi alam mo, na may nakatingin sa yung higher being, di ba? Right. Sana yung lumawak pa yung, hindi lang yung parang sariling gain namin yung vlog, yung mga ng mga boys. Mas marami pang mapasaya, mas maraming matulungan. Where's our main course? Game! Butin ko na yung salad. As a Doris? Okay siya. Gusto ko nang luwagan yung damit ko. Busog na ako, promise. Sa panahon ng kalamidad, sakuna at trahedya, maraming grupo at individual na lumalabas para tumulong sa kapwa. Kaya kung kayo po ay may kilala, nakakaiba at natatangi ang ginagawang pagresponde sa lipunan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayong magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Panahon na! Para kilalanin natin ang ating mga certified e-responder. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa Net 25. Na-enjoy po namin yung movie. Actually, kinilig kami sa pelikula. Oo, oh, napaya pa ka siya eh. Umatak po sa akin, hindi lahat ng pag-ibig minamadali. Nakaka-inspire sa mga senior. Sana all! Monday first screening! Yay! Nakaka-relate kami. Napakarami po naming life lessons na natutuhan as part of the Gen Z ng mga students ngayon. Napaka eye-opener po ng story nila nila Lids and ni Bob. Kaya napaka laking tulong po nito sa mga makapanonood. Sobrang ganda po talaga. Magandang araw. Tapos na tayo sa ano, present. Ngayon, 10 years from now. Anong gusto niyong marinig sa anak niyo 10 years from now? So, I'll be 55 10 years from now. Siguro, ang gusto kong marinig sa kanya, baka nga hindi words of affirmation eh. Baka yung makita ko how she would take care of her own husband. Paano niya alagaan yung mga anak niya. Basta ang lagi ko sinasabi sa mga anak ko, do everything for the glory of God. And you will never go wrong. Kasi alam mo, na may nakatingin sa yung higher being, di ba? Siguro yun na yung ano ko, sis, yung trophy ng buhay ko. Hindi, it's not really, totoo yung kanta eh. It's not the flowers wrapped in fancy paper, not the ring I wear around my finger. Talagang my greatest gift talaga is si Gerard at saka yung mga bata. So, as simple, I love you. Yun yung mahalaga. Eh, ikaw naman. Ako naman, 10 years from now, sana si Rico, yung vlogging niya kasi, mas lumawak pa. Kasi hindi lang naman para sa family namin yun. Not all gain sa amin. Kasi nag-charity din sila Rico. Yes. Ang dami nilang natutulungan. And also, alam mo ba yung mga dating mga PBA players na retired na, natutulungan niya din eh. Sana yung lumawak pa yung, hindi lang yung parang sariling gain namin yung vlog, yung mga ng mga boys. Mas marami pang mapasaya, mas maraming matulungan. Kasi, 10 years from now, I'm looking forward to seeing my kids kasi we're very parang athletic na family because of Rico. Sana yung dalawang anak ko maging volleyball player, yung dalawang anak kong lalaki maging basketball player kasi yung isang anak ko ngayon, varsity na siya sa FEU. So sana maging athlete sila talaga. Nanen, papunta na tayo sa main course. Oo, alam mo pa ba? Ang sarap eh. Where's our main course? Di ba pala tapos? Appetizer pa lang yun? Appetizer lang yun. Dito talaga ata magaling si chef sa mga paella. Paella with a paella. Yeah. Ang sarap, no? Talagang yung rice, na-cook talaga siya ng maayos. Everything is here, so hindi lumalaban, naglalaban yung taste niya. Sobrang sarap. Okay, perfect siya. Ganun. Carbonara is good. It's very, ano, I think parang ano siya, no? Yung parang original na
recipe of carbonara. Hindi yung mga hinaluan ng instant cream. Authentic. Authentic, yeah. Authentic carbonara. Mm-hmm. Ang sarap nung ano, paella mixta. May pagkaano siya eh, yung smoky flavor. Ayan na nga. Oo, yun is true. Ay, teka, ano na natin yung pork chop. Malambot siya, hindi siya yung ano. Lambot. Lambot. Yung paella negra, in fairness, ano siya, kahit sa hindi mahilig sa paella like me, very appealing. I like it. Okay siya. Gusto ko nang luwagan yung damit ko. Busog na ako, promise. Ayaw ko makain tayo dahil enjoy tayo sa food ng Azadore. Anong gusto niyo pang ma-achieve? Kasi tayo lahat settled na. Ako personally, ngayon pa lang ako pumapasok sa business. So, yung kaninang kwento mo, sis, na apat na businesses, ano, nag-fail. Parang bigla ako nagkaroon ng medyo fear, but na-inspire din ako, syempre sa success ninyo. I'm hopeful na magkakaroon din ako ng success sa business. Tapos siguro pagdating sa family, sana yung mga anak ko will experience full blessing ng Diyos. Ika nga habang nabubuhay ako, nabubuhay sila. Para sa akin, yun yung pinaka success ng buhay ko. Yung na nagkaroon ako, I got married to somebody na dekada yung binilang ng relationship namin. So, malalaki ng mga anak namin. Ang ending niyan, talagang kaming dalawa na lang eh, di ba? Hindi naman kami malaking pamilya. So, yun. Sana maging healthy pa kami ni Gerard. Yun yung aking prayer talaga. More than anything. I'm sure, ikaw, Jeff. Gustong pang ma-achieve. Well, kasi ako, I believe that contentment is the key. So, if you ask me now, hindi ma-achieve eh, but gusto ko pang gawin siguro sa buhay. Yeah. More of, sa totoo ah, gusto ko ng ano, sa business, gusto ko bang palawakan yung business namin. Kasi we have a farm, di ba? Yes. Breeder farm. Mm-hmm. Gusto ko pa ng maraming business, itry yung ibang business. Gusto mga beach, ano, mga ganyan. Beach resort. Na resort. Oh, kasi ang daddy ni Rico, meron silang hotel sa Tropicana Castle, Puerto Galera. Yes, yes. So, iba parang, tayo nakapunta doon. Oh, ay, maganda. Tropicana. Next time, ha? Oo. Yun ang gusto ko, parang ituloy yung legacy ng tatay niya. Parang magkaroon ng ganun. Regent Assorted Cakes. Hi, I'm Art. And I'm PJ. Tara, samahan niyo kami. Listen to our school's podcast. At pag-usapan natin ang mga issues na mahalaga para sa ating mga teenagers. Let's create art together in Art Academy! Dito lang sa Net25. Rise of streaming platforms provided a significant shift to viewing habits that challenged the traditional way we watched films and television. And there are people who possess the creative genius and business acumen to take advantage of the paradigm shift. Writer, creative consultant, director, and producer Benedict Miki is one, and the visionary behind the production company Lone Wolf Films Incorporated. Learn the business of storytelling from the director's chair here at Open for Business. Natawa sila, kinilig sila, naiyak sila, giving people these emotions. That's what a filmmaker strives for and dreams of. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Magandang araw! Summer pa pala yung huli nating kita. Summer yes. Pa yun. Oo, kaya pala ang dami nating pagkikwentuhan talaga. Oo, oh, at saka nakakabitin yung ano eh, kwentuhan natin. And speaking of kape ah. Sarap. Sarap, di ba? Mm-hmm. Pero alam mo ba, hindi lang naman basta-basta iniinom yan. Pwede mo rin yan iyan sa skin mo. I love it kasi
doon mo makikita na yung natural things ay pwedeng gamitin sa skin. Pero dapat natural. I-share natin sa kanila paano ba gagawin tong scrub na to na pwede nilang gamitin sa skin nila. Yeah. So, eto po. Tinry ko po sa sarili ko kung paano gawin ang coffee scrub. Wow. DIY! Okay, game na! Gawin na natin ang step-by-step coffee and milk facial cleanser, coffee and turmeric facial mask. In fairness, ha? Ang soft na niya agad, ha? Wow. I feel so fresh. Ngayon naman, ang itatry natin ang facial mask na coffee, turmeric, and yogurt. Alam nyo, feeling ko, bumata ako ng 10 minutes. Yung coffee scrub na yon, di sinubukan ko dahil nagbubrew naman kami ng kape. Ano siya talaga, lalo dito sa mga elbow. Yes, sa mga tuhod, ayan. Tapos lalo kasamaan mo ng turmeric. Ay, hindi ko pa na-try yon. Gagawin ko yon. Tsaka yogurt. Na-try ko kasi first time coffee scrub sa The Farm, sa San Benito. Tapos na-try natin last time. Yes. Diba? Ang ganda nung yung parang talagang may moisturizer. Ah, kasi may naiiwan na oils. Kasi antioxidant siya. Very natural, no? Yung coffee. Ako, every morning, I see to it, umiinom ako ng coffee. Mm. Ay, yeah, ako rin. Tsaka perfect to sa vegan. Yung mga vegan, yes, no? Oo. Yung coffee scrub. Tapos, kesa chemicals. Yung mga iba kasi chemicals na, di ba? Pag sinamahan mo ng turmeric, ano siya, malamig siya sa skin. Oo. Pwede rin po siya pang scrub sa skin. Galing. Ayan, di ba? So, para kung anong available na ingredient nyo sa bahay, meron kayo niyan, gawa lang kayo. Kahit hindi na kayo bumili. Actually, ang lahat ng pwedeng kainin ay pwedeng ipahed. Di ba? Kasi yes. Safe. Oo, totoo. Safe. All natural. I-share natin yan soon. So, ang paulit-ulit na tinry ko rin after natin magkita-kita yung spring rolls. Kasi napaka-gaang, gawing lunch, dinner, merienda, whatever. Nakakabusog kasi siya. Yes. So, yung mga gustong mag-diet, pwedeng ganun ang kainin lang. Mm-hmm. Usapang healthy pa rin. Pagkain naman this time. Patok na patok ang lumpia recipe. With a twist, alam nyo ba na may healthier version na hindi mo na kailangan iprito? And tinatawag itong fresh spring rolls! Thank you.
teka lang, mandatory! Dahil maganda ang plating natin. Yan! Hashtag M-E A Taste of Love. Posted! Ito na ang exciting part. Wow! Wow! Ang sarap, guys. You should try this recipe. Pero alam nyo, kung meron kayong pwedeng i-share na recipe, just DM me. At itry nyo rin to, ha? Basta importante, pag nakikita-kita tayo, papunta sa, ano, ang mga usapan natin, positivity, good health, di ba? Yun ang yes, buong sa ating tatlo. Yes, pati kulay natin, oh. Very bright color, vibrant. Pero hindi mo lang kumukamouflage dito sa ating venue. Kasi, pero alam mo ba, ano ko rin yan, napagdaanan ko yan, merong mga colors na ng damit na babagay sa atin. Kaya abangan niyo po yan sa mga episode ng Magandang Araw. I-discuss natin kung ano ang babagay sa yung color ng damit. Ang decision to love your spouse is daily, moment by moment. Do not air your dirty linen in public, sabi nga nila. And protect your marriage. Dahil bago lang ako sa marriage, sa married life, ayun. So, nandyan kayo to guide me. Ayun. And, Magandang araw! Sa tuwing namimili sa mga palengke o supermarket, abay, talagang mapapadain ka na. Grocery sa kapalengke, ano napansin mo sa galaw? Nakakatakot. At dahil nga bumagyo, talagang lahat nagtaasan. At this day and age, there's no more brand loyalty. Doon ka napupunta sa mura. Itong dagot ng inflation na to, talagang iba. Kasi dahil nanggaling tayo sa pandemic, nakikita natin na talagang nawala yung supply chain natin. Kaya pa ba ni Juan ang tumaas na presyo ng mga bilihin? Mag-reality check tayo. Isang libo ngayon, ano lamang ng bayong mo? Wala kang bayong. Sando bag. Ang inyong sumbong siguradong may respondeng katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong. Sino man ang nangangailangan. Exclusive! Mga residenteng nangangamba sa pagtagilid ng poste sa kanilang lugar sa Dasmariñas, Cavite, nagparesponde. Kailan pa po nila aaksyonan kung kailan po may mamamatay na? At grupo ng mga photographers at videographers nagsama-sama para tulungan ang mga batang kalye at mga nangangailangan, ang Team Kapitik ating kilalanin. At responding ka Kings, umarangkada na libu-libong papremyo at sorpresa iahatid ng Kings Empire Corporation. Yung pagtulong, priceless. Kahit ba sabihin mong ganito lang yung amount na tinulong mo, pero pag galing sa puso mo, yung tatanggap, sobrang na-appreciate nila yun. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Pamamayan. Magandang araw! So, ito, dahil nga lahat tayo mga married women. Eh, anong mga tips nyo? Ako, 23 years being married to my wonderful husband behind the cameras. Ang tip ko lang naman talaga, kung meron man, is that you decide to love your spouse on a daily basis.
So it's a moment by moment thing. Hindi yung magsasabi ka ng after 5 years, 10 years na I've fallen out of love with my spouse. Kasi marriage doesn't work that way. It's a daily commitment. Yeah. Hindi nakakapayan, nakaka-encourage siya, sis. Uh-oh. So daily commitment siya, sis. Ibig sabihin, kahit gumising kayo minsan, ano na, hindi masyadong good mood pareho, you intentionally decide na kahit nakakagigil siya ngayon, mamahalin ko siya. Siguro yun lang. Kasi lahat tayo ay may pagkakamali. Lahat tayo may mga, di ba, may mga negative traits. Minsan pag nag-clash yan, parang it's so easy to say na, I give up. I don't want this anymore. But with marriage, it's an entirely different thing. So dapat ang decision to love your spouse is daily, moment by moment. Oh, ang ganda nun. Love your spouse. I love you, honey. Daily. I agree. Moment by moment. Ayan. I agree. Ikaw I agree. Naman. Kaka-renewal of vows lang namin ni Rico this year. Oh. Sa Boracay, sis. Ayun, with the kids. Yeah. 10 years kami, I've mentioned na, we have a couples D group with the Kramers, sila Norwoods. I think that one of the good tips na mabibigay ko is to be surrounded with beautiful couple, with couples who will help you with your marriage. Kasi kami ni Rico, sa 10 years, sis, ang dami na naming pinagdaanan, as in, maraming beses nang bumitaw, muntik bumitaw. Oh, sis, hindi naman perfect yung relationship namin. You will see us sa social media na we're so happy, we're so jolly, funny, everything. Oh, syempre, but you don't need to share. Away nyo. Kakatawa nga kasi 'di ba may mga haters minsan nasasabihin sa inyo, "Ay, kilala ano feeling maganda yung family, ganyan ganyan." Tapos behind that, may, ano pa naman pala ano naman pala tong asawa, ganyan-ganyan. Do not air your dirty linen in public, sabi nga nila. And protect your marriage. Put hedges on your marriage. Yes. Kasi parang ano yan, bahay. Naglalagay ka ng ano to, ng wall, para hindi ka manakawan. So, ganun din sa marriage. Since nag-marriage enrichment kasi din kami ni Rico, so ang dami namin talagang natutunan. Ang dami namin. Mayabang pa nga kami one time, parang sabi, rate your marriage from 1 to 10. Okay. So sabi ni Rico, 9. Sabi ko, 7. Tapos, yung paglabas namin doon sa enrichment, 4 and 3 pala yung marriage namin. Ganun, sis. Ang dami mo palang marriage. Sila nag-rate sa inyo. Hindi, marirate mo nalang at the end of the day yung mga naging problem. Based on that. Tsaka ito pa yung pinaka-importante sa marriage. Do not let the sun goes down na magkaaway kayo. Alam mo, totoo yan. Dapat lagi niyong pag-usapan agad-agad kasi doon nagkakaroon ng problema pag matagal niyo daw pinapaan. Minsan kasi umiiral yung pride. Hindi pride minsan. Pride chicken. Palagi. Ako, ganyan ako. Gusto ko tahimik. Gusto ko, huwag muna tayo mag-uusap ng one day. In fairness kay Rico. Hindi. Kailangan mag-usap tayo ngayon. Tatapusin natin niya. Pag-uusapan natin yan. Si Rico, ayaw niya ng may hater. Ayaw niya ng may galit sa kanya. Gagawin niya lahat ng paraan para kausapin mo siya. Para maging okay siya. Na-meet ko si Rico, alam ko kung paano siya sa'yo, kung gaano kanya kamahal. Even si Je. Si Dave, ano rin eh, ayaw niyang, simple lang hiling nun eh. Simple lang, ayaw din yan ng ano. Kasi minsan ako mag-pride. Pareho tayo. Oo. Isa rin ah, dahil may mga asawa tayo, mahalaga na kapag may problema ang bawat isa sa marriage, wala kang kakampihan, wala kang gagatungan, wala kang susulsulan. Because, as kaibigan, you protect the sanctity of marriage. Eh. That's why it's important to have a couples na mga positive advice. Kasi yung iba sabihin, hey, walayo mo na yan, yung asawa mo. Basta yung mga, may mga couples na... Na fair advice. Fair advice na mag-guide din. Na diba? Ang binavalue, hindi lang ikaw, hindi lang yung partner mo, kundi the sanctity of marriage. Correct. With God as the author. Kasi ang author talaga ng marriage, ang Panginoon. Yun talaga dapat. May God kayo pareho para mag-last din yung marriage. Yes. Kasi kami, kung hindi dahil kay God, sira na kami ni Rico ngayon. Wala. Lahat naman. Dapat ganun. Talaga eh, no? Kasi kung, nako, dahil bago lang ako sa marriage, sa married life, ayun. So, nandyan kayo to guide me. Ayun. And, we're always here. Oo. Wala mo yan. Ayun. Parang ano tayo? J-A-J. Judge. Judge. Oo nga, no? So, judge. We judge each other. Kumukomedy na naman ako. Ikaw talaga yan. Pero, yun talaga ako, di ba? Komedyante talaga ako in real life. Mukha lang siyang seryoso sa screen. Pero pagka nakasama mo yung totoong Aramina. Ilang years na kayo magkaibigan? 20. Kung ilang taon si Rian? So, 21.
So ito rin yung na-realize ko sa atin, no? Walang, it's not about how long or how new, how old your friendship. Kasi merong mga friendship na matatagal, pero hindi naman, alam mo yun, at the end never pa kami of the day, wala. Oy, parang kami ng best friend ko si Renee. Si Renee. Oh, doon din tayo unang nagkakilala. Yes, never din kami si Renee, magkasama kami dati sa sitcom. Sa ano yun? Animal? Animal? Family Zoo. Family Zoo. Animal. Zoo. Diba? So it doesn't matter. It's the quality, not the quantity. Pero actually, ang I have to give credit to Ara. Kasi, napakabait. Siya una na mamansin, considering the status. Yes. Diba, para, sino ba naman, I mean, well, di ba, nung nagkatrabaho kami sa, magpakailanman nun, parang, una siyang nag-offer ng kanyang, actually, yung dressing room mo, in-offer mo sa akin. Kasi naka-aircon ako. Naka-aircon ka. Eh, kasi ako, aliting sa gigilid ako. Di ba, hindi ako homegrown ng network na yun. So parang, then she offered her room, she offered her food. Mm-mm. Siyempre, yun na, doon na nag-start ang aming friendship ako, sa food. Ako din, lagi ko kinikwento sa social media pag gini-greet ko siya na, dati extra niya lang ako sa Family Zoo. Nag-extra lang ako noon, promise. Extra hindi talent. Hindi ko na matandaan. Extra hindi niya na matandaan. Extra speaking lines, ang tawag doon. Pero binati naman kita, binabati kita. Oo naman, sis. Pero siyempre, hindi mo naman napapansinin yung mga extra-extra lang. Uh-oh. Yun ang dapat makilala sa yun ng viewers mo na talagang in real life, ano ka talaga, mabait, saka palabate. Extrovert. Miss Congeniality. Ambivert. Ambivert pala. Miss Congeniality siya. Pero thank you, thank you. Eto, may little something lang ako sa inyo. Daming gifts. Ganyan yan. Generous. Meron dyan, panapkin. OMG, amazing. Sakto kay Rico to. I love it. I love it. May panapkin. Wow! Ayan pang pang-drinks. Para maalala nyo ang Love it. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw. From heart and soul, Philippines. Ganda nito. Hanggang likod yan. I love this. I love this. Hanggang so likod. At kilala ko nila mo kami. Pink, blue. Favorite mo ba blue? Ako din pink. Ako naman pink. Sakto. Diba? Thank you sa pag-abala ko ulit sa inyo. Mulong, thank you for your time. Meron pa. Okay pa kami sa part 3. Ano ba ang take home ko sa episode ngayon? Una sa lahat, kahit anong matinding pinagdaanan nyo, hindi po hanggang dyan lang tayo. Meron pa rin talagang mangyayari na maganda at matatapos din yung matinding pinagdaanan. And pangalawa, nako, sa buhay, kailangan minsan may negativity din. Parang baterya lang yan. Negative, positive. Para umandar ang isang bagay, di ba? So ganun din ang buhay. Para lalo tayo mag-strive, lalo tayong mag-grow at lalo tayong maging better person. At pangatlo, sabi nga ni Jack, wag na wag palalagpasin ang araw na hindi nagkakaayos kayong mag-asawa. So, yun ang take home ko for today for our episode. Kayo naman, ano ang natutunan nyo sa episode natin ngayon? I-message nyo lang kami sa magandang araw _ 2023 at sa TikTok account namin, magandang araw _ 2023. So, i-share nyo kung ano ang experience nyo sa pananood ng magandang araw. Welcome to Magandang Araw Fitness with me, Joseph Martin. So what we're gonna do for today, we're gonna focus. Pero I'm happy for you kasi ang dami mong endorsement and then talagang yung mga endorsement mo nag-viral. Healthy, maraming benefits. Yes, turmeric, honey tea, and lemon ginger tea. Magandang araw, magandang araw. This